Makakausap natin ang co-convener ng naturang grupo, si Attorney Nepomuceno Malaluan. Attorney, magandang gabi ho sa inyo. Si Johnson po ito sa Teleradyo. Yes, magandang gabi sa iyo, Johnson, at sa lahat ng iyong mga taga. Attorney, pasensya na ho kayo, ha? Pero parang yung issue about the withdrawal ng local partner po ng Miro, medyo matagal na. Kailan ho kayo nagparating ng inyong sentimiento sa COMELEC? Hindi naman. Nito lamang yan na nag-withdraw itong St. Timothy Construction Corporation na isa, mm-hmm. isa sa malaking local partner nitong joint venture na ito na nagsusupply para dito sa ating automated election system. At alala natin parang ito lang umpisa ng Oktubre at immediately on October 5 ay nagpadala tayo ng statement, finernish natin ang COMELEC at humihingi tayo ng mga paglilinaw kung saan ang implikasyon nitong pag-withdraw ng isang major partner dito sa kontratang ito. So among dun sa mga aming mga gustong paglilinaw ay una, anong implikasyon nitong pag-alis ng isang partner nito sa kakayahan ng joint venture na tuparin yung lahat ng kanyang mga obligations under the contract dahil ito ang pinagmumulan supposedly during the bidding of the financial capacity mm-hmm. of this joint venture. Pangalawa, mayroon tayong nationality requirement sa ating procurement law na dapat ay 60% ng ownership ng joint venture ay Pilipino. Ay umalis yung isa sa malaking investor, so paano ang magiging bagong sharing. So ito mga detalyeng ito ay sa tingin natin ay kailangang sagutin lahat sa mga mamamayan dahil hindi ito ordinaryong commercial contract just between two private parties. Oo. Ang taong bayan ay ibig sabihin are interested parties in this contract dahil alam mo Johnson, nakasalalay dito sa kontratang ito ay napakamaselan na bahagi ng ating magiging halalan ngayong 2025 mula sa pag-cast natin ng boto, pagbilang ng boto at pag-canvas ng boto, mm-hmm. yan ang saklaw nitong automated election system na naka-outsource dito sa joint venture ng Miro. Attorney, yun hong inyong sulat kanyo na copy furnish ang COMELEC, may naging sagot na ho ba sila? May naging sagot sila. Pinakita nila sa amin yung kanilang resolution. Ang sinabi nila ay magpapatuloy ang kontratang ito at yung natitira na tatlong joint venture partners, dalawang Philippine partners at saka itong Korean supplier na Miro Systems ay will continue to provide the deliverables nitong kontratang ito at hiningan nila na mag-submite ng noong tinatawag na NFCC o yung financial contracting capacity na dating ang nagbigay ay yung STCC to be substituted at ang sinasabi nila ngayon I think in after our press conference yesterday ay naglabas pagkakaalam ko ang joint venture na nagsumiti sila nitong net financial contracting capacity in place of what was previously submitted by STCC. Pero yung aming naging request or demand actually for information ay parang siyam na information items yon at hindi pa yon nasasagot hanggang ngayon except dito sa NFCC at ang napadala sa amin ay page 1 lang yung mga attachments nito ay hindi pa natin natatanggap hanggang ngayon. Opo, Attorney Malaluan, baka meron lang nakikinig sa atin or nanonood na nagtatanong, anong personality ng Right to Know Right Coalition para
kwestiyonin yung pag-atras po ng local partners ng Miro system? Alam mo, itong Right to Know Right Now Coalition ay binubuo ng maraming mga organisasyon. May kasama tayo sa simbahan, may kasama tayong mga civil society organization, labor, and media. Kung matatandaan mo, Johnson, itong Right to Know Right Now Coalition ay nung pang mga simula pa nung early 2000 na nagsusulong ng pagpasa ng Freedom of Information bill sa Kongreso. Mm-hmm. Kaya talagang ang aming pinagkakaisahan ng koalisyon na ito ay ang ating karapatan na malaman yung mga information of very critical public interest. Sa tingin natin, as voters, kami tayo din ay kagaya mo ay mga botante, binubuo ng mga botante, gusto natin maisiguro na mataas ang integridad ng magiging halala natin. Yung nabanggit mo na kina-question namin ang kontrata, actually, ang aming gustong maisiguro dito ay maayos na ma-fulfill itong kontratang ito. Pagka may hindi, ibig sabihin, pag may naburilyaso na bahagi ng kontratang ito, ito ay magkakadikit na yung mga deliverables niya dito ay magkakaugnay. Halimbawa, yung mga balota na print, ang makakabasa lang yan under the present circumstance ay yung mga counting machines na isusupply din ng joint venture na ito. Mm-hmm. Kung paano bibilangin at kung paano ika-canvas ay batay din dun sa system nila. Kung paano ita-transmit itong results, batay din sa system nila. So kung may isa man dyan na magka-problema dahil nagkagulo sila sa kanilang partnership in the joint venture, mm-hmm. ay tayo ay kasama sa maapektuhan yan bilang taong bayan at mga boboto mm-hmm. sa darating na halalan. Short so, of saying, attorney, natin, yes. na ang at stake dito ay ang credibility ng magiging resulta ng halalan. Yes, that's correct. At saka yung sistema na gagamitin sa halalan pagka nagkaroon ng bulilyaso sa delivery nitong kontratang ito. Opo. Attorney, dyan po muna ha. Maraming salamat. Balitaan nyo kami kung ano man ang magiging susunod na sagot or paliwanag sa inyo ng COMELEC. Yes, at saka ng Miro JV kasi hindi lamang COMELEC ang hinihinga natin ng paliwanag dito. Alright. Attorney Nepomuceno Malaluan, sir. Maraming salamat. Good night. Yes, good night. Salamat din. Thank you. Ang co-convener po ng grupong Right to Know Right Coalition. Huwag pahuli sa Balita Talakayan. Subscribe na sa Teleradio Servicio YouTube channel.